hinikayat ng Asensong Aliaga Movement ang mga kabataan na maglingkod sa bayan sa pamamagitan ng pagkakaisa upang isulong ang patuloy na pagbabago at pag-unlad hindi lamang ng ating lalawigan kundi maging ng buong bansa. Mga bagay na kabataan lang ang nakakakita kasi meron sa old culture, sa mga kinalakihan ng mga katandaan, no, na na-taint na yung kanilang pagkatao, ang kanilang character, at katangi-tangi ang mga bata. Sila yung very provocative, sila yung very pure, at sila ang totoong nakakakita kung ano ang kinakailangan sa ngayon at pang kinabukasan pa dito. Hindi lang dito sa bayan natin, kundi sa panglabas pa. Tinalakay sa ginanap na founding assembly na dinaluhan ng mahigit kumulang 500 kabataang Aliagueño ang makahalagahan ng paglahok ng mga kabataan sa nalalapit na eleksyon upang magluklok ng mga susunod na lider ng ating bayan. Ayon sa Kabataan Party List, pangunahing batayan sa pagpili ng isang pinuno ay ang prinsipyo ng kandidato, plataporma at paninindigan nito sa mga partikular na issue katulad ng libre at dekalidad na edukasyon. Nang banggit nga ng COMELEC, meron tayong more than 25 million na youth vote na papasok ngayon darating na 2016 national elections. Kaya yung pagpasok ng kabataan ngayon darating na halalan, dalawa lang yung pwede niyang gawin, magpanalo ng kandidato o manghati ng boto. At ngayon darating na halalan nga, gusto ba natin i-challenge yung mga kabataan na suportahan talaga yung mga kandidato o pumili ng mga kandidato na kayang bitbitin yung interest ng kabataan, bitbitin yung interest ng mahamayan, at talagang bitbitin yung malaking bilang ng boto ng kabataan na kayang magpanalo ng mga kandidato na magsusulong ng agenda ng kabataan at agenda ng mahamayan. Tinatayang umaabot sa mahigit 25 milyong kabataan ang rehistradong botante, 37% ng kabuuang voting population na may sapat na kapangyarihan na makapagpanalo o makapagpatalo ng isang kandidato. Dagdag ng Kabataan Party List, hindi lamang sa pagboto natatapos ang tungkulin ng mga kabataan. Dapat umanong bantayan, protektahan at tiyakin ng bawat isa na mabibilang ang kanilang boto. Higit pa rito ay siguraduhin na maglilingkod ang mga halal na opisyal para sa bayan at tutugunan ang interes o kapakinabangan ng mamamayan. Ako pong inyong kaibigan, Clarissa De Guzman, para sa Balitang Unang Sigaw.